kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon ay ating ginugurita ang kapiyastahan ni San Francisco de Sales. Ito po ang patron ng mga seminaryo dito po sa Archdiocese ng Lipa, Minor, Major at Theology. Kaya sa banal na misang ito, ating ipagdasal ang ating mga seminarista at mga kaparian ng Archdiocese ng Lipa. Ganun din, ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating hinihiling sa tulong at panalangin ng ating dakilang patrong, Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kanyang pagkauliran sa matiyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming mga kapatid sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabangin ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tulda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sinumang hukom tungkol sa tahanang sedro na dapat kong tirhan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking bayan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salatang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig.
Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad ng una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa'yo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo. Patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan. Magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan ng iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Yeso Kristo upang tumubo sa tao. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipun-punan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit
Nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, at naguhay ng mainam. May uhay na tigatatlumpo, tigaanim na po, at tigasandaan ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamagitan ng talinhaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo na maunawaan ang ibang talinhaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumating si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap ng may galak. Ngunit hindi man ito tumimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay, anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakinggan nila at tinanggap ang salita, at sila'y nagsipamunga. May tiga-tatlumpo, may tiga-anim na po, at may tigsasandaan. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga nasa tahanan ngayon, nakasama natin sa Banal na Misa sa pamagitan ng Radyo Totoo, ang radyo at himpilan ng National Shrine, Santo Padre Pio, ang mga kasama rin natin sa Facebook Live at sa inyo pong lahat na naririto sa Dambana ng Santo Padre Pio. Magandang umaga po. Mga minamahal na mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan, no? Ito yung talinhaga ng isang ng paghahasik, ano? At yung inyong titingnang mabuti, no? Ang isang magsasaka, no? Ang isang magsasaka, lalo higit sa ating panahon ngayon, hindi ka naman mag-aaksaya ng binhi at iyong ihahagis sa batuhan, no? Sayang ang binhi, kamahal ng binhi ngayon, ano? Bakit mo ihahagis ang binhi? Bakit mo itatanim sa mabato? Bakit mo itatanim sa madamo pa, no? Bakit mo ihahagis sa daan, no? Bakit mo sasayangin ang binhi, no? Ay kamahal nga po ng binhi, ano? Kung yan ang magkasaka, marahil sabi ko nga ay
Bakit si Jesus yata ay hindi magsasaka? Pero ang Hudiyo, ang mga Hudiyo ay isa sa mga pinakamahusay na magsasaka. Ano, kahit hanggang sa kasalukuyang panahon, sila ang pinakamagaling magtanim. Pero bakit si Jesus, ang kanyang ginamit na mga imahin ay sa kanyang paghasik ay parang basa na lamang niya, inihagi sa batuhan, sa madawag, o yung pagsabihin ng madawag, ay madamo, ano, sa daan, parang pinabayaan na niya ang mga butong ito. At kita natin, bago ang isang magsasaka, bago maghasik, yung land preparation, no? Matindang land preparation, no? Aararuhin, no? Kakalaykayin, ano? Tutudlingan, ano po? Marami pong ginagawa diyan bago yan patatabain ang lupa, no? Talagang aalagaan mabuti. Kaya ko po alam 'yan ay dahil dito po tayo sa National Shrine, yung pong likod diyan ay ginawa kong taniman sa tulong ng mga magsasaka diyan sa San Felix. Pero bakit ganun si Jesus? Ang sabi ay ang lupa ay tayo. Ano? Ang lupa ay tayo. Tayo yung mabato. Tayo yung madamo. Tayo yung mga nasa daan, no? Tayo yung hinasikan. At ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Si Jesus ang naghasik, no, sa atin. Tingnan ninyong mabuti, pag si Jesus ang naghasik, kahit ikaw ay nasa daan, alam ni Jesus na mamamatay din naman ang inihasik sa iyo sapagkat maiinitan. At alam ni Jesus na ikaw ay mabato. Ano? Alam ni Jesus ang disposition mo ngayon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil alam niya ang buhay mo. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Alam niya na ito'y ang salitang sinasabi ko sa iyo, ito'y mamaya'y wala na. Sapagkat mas priority mo yung damdamin mo ngayon, yung pinagdadaanan mo ngayon. Yung iyong sakit, yung iyong karamdaman, yung iyong hirap, yung mga pagsubok mo, mas yan ang iyong pinag-iiging damdamin, pagdaanan. Kaysa pakinggan sa Jesus, kaya laging sabi niya, ang may pandinig ay makinig. Mas uunahin natin lagi yan. No? Pero sa Jesus, hagis lang ng hagis ng buto. No? Hagis lang siya ng hagis ng buto sa isang mabato, sa isang madawag. At kita ninyo, sabi ni Jesus, yung madawag, ibig sabihin ay yung mga taong ang priority ay yung mga makamundong buhay ngayon. Kayamanan, yung iyong pagiging, yung iyong karir, ano? Yung iyong magandang buhay na tatamasahin ngayon. Yan ay yung mga dawag na umiinis, nakinig ka, pero dahil ang priority mo ay karir mo, gusto maging successful ka, nakakalimutan mo, alam ni Jesus yan. Pero siya ay patuloy pa rin naghahagis ng buto sa iyo. Hindi kanyang titigilan hanggang ihanda mo ang iyong sarili. Hanggang sa maging handang-handa ka na. Hanggang sa isang araw, maging matabang lupa ka. No? Kahit napakadaming buto ang sayangin sa iyo ng Diyos, hindi siya nanghihinawa. Sapagkat alam niya, darating din ang isang araw, magiging matabang lupa ka. At dahil sa lahat ng iyong pagiging mabatong yan, ng iyong pinagdadaanan ngayon, yan ang iyong magiging land preparation. Yung mga karamdaman mo ngayon, yung iyong mga pagsubok na pinagdadaanan, yung mga pagguho mo sa buhay ngayon, yan ang iyong land preparation. No? At mahirap yan. Ano, kita ninyo? Pag inaararo ang lupa, ibig sabihin ay talagang papipinuhin ang lupa para ang hangin makapasok sa ilalim. Ano? No? Talagang pag naghahanda ng lupa, talagang yan iaararuhin ng todo. Pabalik-balik ang traktora hanggang sa iyong maging pinong-pino, mawala, pinapadaanan pa ng
malaking kalaykay, ano, para mawala yung bato, mawala yung damo, hanggang sa para siya'y buhangin-buhangin na lamang, magandang-magandang lupa na. At yan ay tutudlingan pa, padadaanan pa ng isa. At yan ang mahirap na sa tao. Yung pagsadami ng iyong bato, yung pagdami ng bato mo, yung pagdami ng dawag sa iyong buhay, pag nag-land preparation, masakit-sakit yan. No? Masakit-sakit yan. Ang daming batong aalisin sa iyo. Ang daming dawag na tatabasin sa iyo. No? Para ikaw ay maging isang matabang-matabang lupa. At tingnan niyo, kahit matabang lupa na, nilalagyan pa rin ng mga magasaka ng abuno. No? Inaabunuhan pa rin. Kaya minsan, pag ikaw ay ngayon nasa matinding pagsubok sa buhay, baka land preparation niya ng Diyos sa iyo. Baka inihahanda ka para ikaw ay mas mamunga ng tigtatatlumpo, tiga-anim na po, at tigsasandaan. No? Baka na yan na yung panahon na ikaw ay magiging saganang sagana na. Saan? Saan ka magiging saganang sagana na? Sa pagmamahal. Iba ng takbo ng buhay mo. Magiging mapagmahal ka na. Magiging mapagpatawad ka na. Ano? Magiging open ka na sa kapwa mo. Hindi na ang focus mo ay sarili mo, kundi ang Diyos na at ang kapwa mo. Kaya mga minamahal, mga kapatid, kung sa oras na ito ay ikaw ay batuhan pa, no? Ang masakit niyan pag ang Diyos ang nag-alis ng mga batong yan. Masakit-sakit yan. Pagka ikaw ay dawagan pa, madamo pa, pag ang Diyos ang nagtabas niyan, talagang masakit-sakit yan. Ano? Ilalagpa ka. Ano? Pag ang Diyos ang nagtraktura diyan, talagang kumahig diyan. Linis na linis ka. Lilinisin ka ng Diyos. Pero ipagpasalamat mo sa Diyos pag ginagawa sa iyo. Sapagkat ang dulong hantungan niyan ay ang Diyos. Pagka hindi ka inihanda ng Diyos, ay isang sino ang naghahanda sa iyo? Ano? Pagka ikinananatili sa batuhan, ano? Sino naghahanda sa iyo? Ay di ang kalaban ng Diyos. Ano? Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano? Sa banal na misang ito, ay inyong ipagpasalamat sa Panginoong Diyos kung ikaw ay inihahanda ng Diyos para ikay mamunga ng saganang sagana. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon. Naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisikap. Panginoon, naririto kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisikap. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming paghahain nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay papagningasin nawa ng iyong Espiritu Santo
na nagpaalab kay San Francisco para siya'y umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayong si San Francisco de Sales ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya, kaisa ng mga anghel, narigisi-awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagganap. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alang-alang sa aking buhay.
ibuwis ang lahat ng sakit alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako, na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawala'y sa'king pili, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y ipapasam. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, at para rin sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit alang-alang sa iyong kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang ang aming makamtan ang kaluwalhatian sa piling mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa.
sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagditikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po humihingi ng inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, sa paghahangad nating makapagdasal ng mas taimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng mga upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa ay muli tayong kumakatok sa may mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparan nito. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan at opisina para sa mga detalye. Maraming salamat po. Ikaapat, para po sa pagpapalaganap ng debosyon sa ating patron, ang Confradia ni Santo Padre Pio ay pupunta sa Thailand ngayong February 20 to 24. Sa mga nagnanais pong sumama, kayo ay makipag-ugnayan sa opisina o sa pamisahan hanggang January 30 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo at ipayag kanyang pagkalingatabak, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.